lutuin natin siya sa kawali. Yung parehong kawali. Ang tawag dito, pilkrap ang tawag namin dito eh. Yan, asin lang ang nilagay ko at kunting kalamansi pang paano sa pampalasa ng isda. Yan, tapos ito tatakip lang natin diyan. Tapos lulutuin natin siya sa mahinang apoy. Ayan na mga ka-warriors, okay na ang ating isda. Yan. Ito, wala akong ginamit na mantika para dito. Yan, sa kawaling yan. Yan, dumikit nga lang dun yung isang ano niya. Pagbabaligtarin nyo yan, kawaling na lang babaligtarin nyo. Ang nilagay ko nga pala dito sa isdang ito ay ano lang, ng kalamansi at asin. Yan. Luto na siya. Tapos pala, nagluto ako ng broccoli at beans. Ito ang tanghalian natin ngayong araw na to. Ang ano, ginisa ko lang din naman ito. Madali lang din. Katulad nung sa mga broccoli kong pagluluto. Yan, tapos tinaktakpan lang para maluto. Malapit na itong maluto. Yan. Oyster sauce lang. Yan. Ay, bakit ganun tabi nga ang camera ko? Hello mga ka-warriors! Ngayon ay Monday, February na kaagad. 3? Na? 3, Monday. Ayan. Ang aking, halika dito oh. Pakita ka lang. Nakapantulog pa po si Ivana. Hindi pa po siya nakaligo. May sipon. Kailangan uminom ng lemon water. Ayan. Ngayon, ang meron tayo ay cauliflower na may beans. Iginisa ko lang siya sa ano ulit, oyster tsaka sa ano nga yan, ng olive oil. Tsaka, yung isda na niluto sa pilkrap. Yung kawali na magkatakip, yung magkaganon. Ito ay walang mantika. Wala tong mantikang pagluluto. So, naluto lang siya dun sa kawaling ganon. Yan. Maganda daw yung lemon water. Ito. So, nababad na siya ng isang magdamag. Wala muna akong iniinom nga palang ano ngayon, mga, yung sa mga herbal na mga medicine. Kasi dati uminom ako ng tea at saka yung mga aloe gel ba yun? Basta ganun. Yun ang tinitake ko sa morning. Kaya lang, medyo nung December, nadoble yung ano ko, yung sa laboratory ko, yung SGPT at SGOT. Ang ginagawa ko na lang, tuwing gabi, uminom ako ng malunggay. Malunggay na sabaw ng malunggay, ginugulay ko. Sa isang araw nga pala, gagawa ako ng shake, yung dahon ng malunggay. Tapos, ngayon, ang ginawa ko naman, lemon. Lemon na binabad ko dito sa tubig. Lemon water na to. So, ito ay pwede ng alkaline. So, panglaban na din natin ito sa ating atay. Yan, bukod sa nakakapag-balance din daw ng pH level, tapos nakaka-boost ng immune system, yan. Dapat kay Ivana ito dahil siya ay may sipon. Yuck! Tapos, ito daw ay maganda rin sa digestive system. O, oh, diba? Nakakapagpa, ano din ito, nakakapagpapayat daw. O, diba? Doble na ang benefits. Tsaka, clear skin. Yan, nakakapaglinis din ng liver, kidney, and blood. Yan, kaya siguro nalilinis. Nawawala din daw ang mga blemishes nito. Kung araw-araw ka sigurong magtitake ng ganito. Tapos, vitamin C. Mataas ang vitamin C, diba? Kasi citrus siya. Lahat naman ng citrus fruit. Tapos, kills bacteria that causes bad breath. Yan, mga bad breath dyan ay
kailangan uminom ng mga ganito. Ayan. Tapos, tikman natin ang, ayan, kakain na pala tayo. Ito na ang ating pinakakanin. How about you, Ivana? You want to eat na? No. Waiting, please. Hey, my dad. Itong, ano, cauliflower, pwede nang gawing, ano, pinakakanin te. Yung, anong tawag doon? Ano lulutuin sa butter? Ito na. So, it's that. Tikman natin ang isda nating niluto. Sarap. Ito ay walang ano. Hindi natin niluto sa mantika. Parang ano siya. Para siyang inihaw na nakabalot sa dahon, sa foil, yung hindi nasusunog yung balat ng isda. Ayan. Ayan. At isa, nandito ang gulay. Baka gusto mo ng gulay. Pinanood yung vlog ng Ellie. Paano na? Hello, magandang gabi. Ay, ngayon ay Monday. Ito pa rin yung karugtong na vlog ko kanina dun sa lunch ko. So, ngayong gabi ay ano, bukas kasi ay ano ko ng kema ko na ulit Tuesday kasi 'di ba weekly nga yung aking ano, yung aking kema. So ngayon ay 9:30 na, so kailangan ko ulit kumain para mag-date ng gamot. May iinumin akong gamot, bali 6 na piraso 'yun para sa sikmura lang naman ito. Isang raniti din, daipen, tsaka 4 na dexamethasone. Ayan. Pag ganito kasi, pag magkikemo ako, kinabukasan, sa gabi ng ano, sa gabi, halimbawa bukas, di ba, Tuesday, bukas ako magkikemo. Ngayong gabi, iinom na ako ng gamot na to. Tapos, para ano, may pampatulog din ito. Tsaka ito ay sa tiyan ata ito. Hindi ko maano. Oo, sa tiyan nga, sa sikmura. Ano. Tapos, sa umaga, alas 5, ang gagawin ko, kasi mostly dati ay ano, ng tuwing ano ako nagpupunta sa hospital, alas 6, ay pag alas 6 nagpapalaboratory, nagpapakwa dito, ayan, dito. Hindi pa nga ganong magaling matutusukan ulit bukas. Ay, pag ganon, maaga ako nagpupunta sa hospital pa alas 6, para pagdating ng alas 9, may result na. Kaya lang, sa dami ng nagpapalaboratory ngayon, minsan lumalabas ang result ko ay 10 o'clock or 11 o'clock pa. So, ang tagal pa bago makaano ako, malagyan ng ano, pangkemo, masaksakan ulit ng dextrose. Kaya, pag ano, ang matagal matapos, ay natatapos ako mga 3 o'clock, 2:30, ganyan, 3:30. Pag ganun kasi, katagal na sa hospital na ako, pagod na ako, parang nangihina na ako. Kaya, ang ginagawa ko, 5 o'clock ako ng umaga umaalis dito. Para pagdating ko doon, pagpunta ko ng 9 o'clock, may result na yung aking laboratory. Ganun ang ginawa ko last week. So, maaga akong natapos. Nung last week, wala pang 9 o'clock, nasaksakan na ako ng pangkemo eh. So, ano, 1 o'clock, tapos na kaagad ako. Kaya, bukas sa agahan ko ulit. Ngayon, iinom ako ng gamot. Ito. Ayan. Tapos, isa nito. Isang diaper. Isang peraso lang. Pag uminom ako ng ganito, nakakatulog ako. Ang mahimbing. Sa umaga, parang ayoko pang bumangon. Pero kapag bagong kemo, kahit uminom ako ng ganito, hindi pa rin ako makatulog. Mga, ano, 2 gabi. Ayan, si Ivana, hindi pa rin siya natutulog. Konting kembot na lang, Neng.
Konting-konti na lang. So, wait na. Oo, bukas pag natapos ako bukas, apat na lang yung kemo kong naiiwan. Oo. So, malapit na kami umuwi sa amin. Miss na namin ang amin bahay. Miss na daw ako lang. Miss na din. Miss na niya yung mga pinsan niya. Tapos, miss na din namin ang Kuya Dwayne, yung aming panganay, si Kuya Dwayne. Kasi grade 2 na siya, kaya dun, nandoon siya sa ate ko. Kami ngayon dito nakikitira lang sa ate ko kasi nasa city kami. Mula nung naoperahan ako, dito na ako nagstay kasi may nakaano pa dito, may nakakabit pa dito ng Jackson Pratt, yung parang tube na, oo. Doon umaano yung liquid na galing dito. Oo. Yun. Tapos weekly ay may follow-up sa doktor, tinitingnan ng doktor. Pagkatapos naman nun, ay nag-chemo na ako. Kaya, ano na ako dito? Almost 8 months na. Kasi July eh. March 8 ako 7 months. Birthday. Kalahating taon na kami dito. Mama, dito sa Kalapan. Ang biyahe ang oras ay 4 hours papunta dito. 3 hours pag walang pag may sasakyan kang dire-diretsong ganun. Pag nakikisakay kami sa ate ko, 3 hours lang ang biyahe yun. Tapos, isang beses pa lang ako nakauwi sa amin mula nung July, nung December. Ay, nakauwi pala ako ng bago mag-December ata. Pero isang gabi lang, may kinuha lang ako. Tapos, bumalik agad ako dito. Tapos, nung December, after Christmas, umuwi kami doon. Doon kami nag-New Year. Tapos... Kaya Lola Flor. Kaya pala hindi ako umuwi doon sa amin. Kasi yung bahay ko ay tabi ng kalsada. Tabing-tabi ng kalsada. Maalikabok. So, tsaka umiiwas din ako sa mga taong makakasalamuha. Dahil diba mahina ang yung immune system ko. Kasi pag nagkikemo kasi mahina yung immune system. Sobrang hina. Madaling mahawa sa mga sakit. Kaya nung after Christmas, umuwi kami doon. Nung Christmas ay nagkaroon ng bagyo na Ursula, ay nagkaroon ng sa bayan namin, na anong tawag dito, nadaanan ni Ursula. Halos lahat ng mga bubong doon ay natanggal. Buti na lang din ang sa akin ay parang may bumagsak lang na kahoy, natusok lang yung yung bubong ko. May isang na damage, tapos nabasa yung mga, pumasok doon yung tubig. Kunti lang naman yung bukas. Hindi ko alam kung, siguro sa lakas ng hangin, sobrang lakas ng hangin, pumasok yung tubig sa kasi wala pang kisame yung aking tindahan. Kaya mama na kami ng tulang. Tapos doon sa dalawang kapatid ko, nasira yung bubong nila. Ayan, tapos naglinis ako ng tindahan ko. Huwag ka munang maingay, ako yung may sinasabi. Naglinis ako ng tindahan ko, 9 o'clock to 12 o'clock ng tanghali, ako ay inubo na kaagad. So, hindi ko kaagad yun natapos. Yung paglilinis na yun, maliit lang naman siya, ay 3 araw kong tinapos. So, yun na. Ganun talaga pag ganitong sakit daw, mahinang resistensya. Tsaka bawal din ako magkasugat, kasi hindi gagaling. Kaya pag nagpapalinis ako ng kuko, ako ay ingat na ingat, baka masugatan, baka hindi na gumaling. Tsaka madalang magpalinis ng kuko. Yan. So yan, 9:30 na. Inumin ko na ito. Nasa na yung isang gamot ko. Yan. Si iba na hindi pa na tutulog. Kasi parang may sipon siya kanina. Yan, may sipon. Yan, gusto na namin umuwi. Diyos ko. Kaya lang, after ng na lang naman. Ngayon ay January 1, 2. Abutin pa pala ako ng wala ka doon. Ng first week ng March dito. Ng chemo ko. After nun, ng chemo, magkakaroon pa ng radiation. Na 33 days. Ang sabi sa akin ng doktor na every 15 minutes. Every day. Pero pwede niya daw i-minimize.
ang ano, magiging 15 days na lang, tapos magiging 30 minutes sa isang araw. Depende dun sa magiging doctor ko. Pero ang nare-recommend niyang hospital ay sa UST or National Kidney Institute. Pero baka dun muna ako sa National Kidney Institute na lang mag ano, magpapa-radiation. Ayan. Gustong-gusto na naming matapos na para makauwi na kami. Ano na din yung buhok ko. Ito na yung tubo ng buhok ko ng after nung chemo na matapang na gamot ko. Kasi yung 4 session ko na every 21 days, yun ay matapang ang gamot. Yun yung nakapagpalagas ng buhok ko. Yung sa kilay. Lahat ng buhok. Yan. Tapos ang ginawa ko, nung tumubo na yung buhok ko, di ba nung isang ano ko sa vlog ko, nagpaano ako. Pagupit ako kasi mahaba na siya. Kaya lang, hindi pantay-pantay yung tubo kasi meron pang natirang buhok na mahaba. Ganyan. Kaya ginawa ko, para magpantay-pantay, pinaano ko muna, pinaahit ko na lang. Pero okay naman, mas gusto ko na rin. Tsaka ngayon, mas tanggap ko na din na ganito yung nangyari. Kaya ngayon, hindi na ako ganong naglalagay ng head cap. Ng mga, anong tawag doon? Bonnet, tsaka hindi na rin ako ganong gumagamit ng wig. Yan, kasi mainit eh. Nang nagpapawis siya. Nahayaan ko na lang siyang tumubo. Ayan. Yung tubo na buhok ko, ganun pa rin, may puti pa rin. Ayoko na sana ng puti. Sabi nila, pag ano daw, tubo ng buhok ay iba na. Ayan, yan lang po ang anak ko ngayon. Ito isa sa, yung ano, vlog ko na to, isasama ko na lang doon sa aking vlog kaninang tanghali sa aking pagkain. Yan, salamat po sa mga nag-subscribe at mga nanonood ng aking video. Thank you. Tapos dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Ayan. Para tuloy-tuloy ang ating chikahan as a warrior. At sana ako ay masabi ko na survivor. Sana naman. Ayan. Sana na mag-uwi na kami. Salamat mga ka-warrior para makauwi na daw kami ni Ivana. Bye-bye. Kunting kembot na lang. Ano na lang? 4 na lang. 5 weeks. 5 weeks na lang, tapos bye, radiation na sa Manila na. Thank you. God bless everyone. God bless. Good night. God bless.